Bigong masita ng mga tauhan ng MMDA ang ilang nagtitinda sa bangketa at nakaparada sa kalsada sa Intramuros sa Maynila. Ang hawak daw kasing permit ng mga ito mula sa Intramuros Administration. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Connie, apat na mga sangay ng gobyerno ang nagkasapawan ng kapangyarihan sa napakaliit na teritoryo ito ng Intramuros. Okay, simulan natin. Itong kolehiyo di Santa Rosa kasi, yung school sa loob ng Intramuros, ang dumulog sa MMDA, kaya tuwan-tuwa silang dumating kanina yung clearing operation. Kasi nga, kanga nila ay napakaraming mali at napakaraming nga naman din. Doon mo, may mga buong lane na ginawa ng parking space, mga terminal ng pedicab sa magkakalapit na kanto, napakarami, at food stalls na sumakop na sa mga bangketa. Ang unang clash of mandate ay sa pagitan ng MMDA at Barangay 655 na nagbigay ng permit sa mga pedicab. Ayaw talagang tanggapin ng barangay officials yung sinasabing suggestion ng MMDA na magkaroon na lang sila ng dispatch point. Huwag naman yung kada kanto, meron silang terminal doon. Nung simula ng hilahin yung mga pedicab, ito na yung ikalawang banggaan sa pagitan naman ng barangay at ng Manila Traffic and Parking Bureau. Dahil nga napagkasunduan na raw yun matagal na ng barangay at ng Intramuros Administration na doon sila magterminal dahil accessible sa kanilang mga bisita, mga turista at mga estudyanteng nandoon. Ayaw pumayag ng City Hall na wala silang papel sa lahat ng ito dahil ito'y nasa sakupan ng syudad at ang traffic daw dapat ang control niyan. Ang traffic sa loob ng Intramuros ay nasa city. Ang mga food stalls naman sa bangketa ang pinagdiskitahan ng MMDA. Pero ang nakabangga naman nila dito ay yung Intramuros Administration. Binasahan pa sila ng PD 1616, yung charter ng Intramuros Administration, na nagsasabi na ang traffic sa loob ng Intramuros ay nasa control ng Intramuros Administration. So, itong si Assistant Secretary Silimpia Lago ang humingi na ng tulong sa kanilang law department kung paano ba pagkaganito. Ang sabi raw ng law department nila, kung may mga ganyang presidential decree, mangingibabaw yan. Hindi pa pwedeng may isang lugar na may sariling charter ang papasukin ng MMDA hanggat hindi sila hinihingaan ng tulong. So anong nangyari? Nagkasundo na lang Connie na pwede bang tayong apat na ay mag-clearing operation? Nandito na eh, at nakikita nyo naman ang mga mali eh. So nag-clearing operation sila Connie, pero hindi na rin nakapag-full blast yung MMDA dahil hindi rin sila comfortable na wala silang pinaghuhugutang mandato. Kaya ang sabi na lang nila, ibabalikan nila itong area na ito once this is settled, Connie. Yan ang classic example, Mark, na talagang all departments want control over something. Hindi ba? Ang gulo-gulo. Pero hopefully maayos, Mark, ito sa lalong madaling panahon. Maraming salamat sa iyong update, thank you. Mark Salazar. Connie.